Ayan, ngayon pong araw na to, may nakakalungkot na nangyari sa akin sa Facebook ko. So, yung Facebook ko, yung personal Facebook account ko, bigla na lang hindi ko na siya ma-access ngayong gabi ng April 22. So, nalaman ko lang pala siya, sorry, ngayong April 23. So, nung nag-try ako mag-login, actually, una ko siya na-discover sa aking mobile phone. Nagulat ako. Sabi ko, shit, bakit na-out yung Facebook ko? So, nilagin ko siya, pero hinutuban na ako ng masama. At ito nga, your account has been disabled. Marami kasi akong Facebook pages, pero sigurado naman ako walang kababalagan or something sa mga pages ko kasi purely mga design ko yun. And sinishare ko lang naman doon yung mga iba-ibang YouTube videos ko, yung mga content ko sa YouTube, doon ko sinishare. Usually, mga tips and tutorials lang naman yun. So, pero may mga page na ako na na-remove before. Hindi ko alam kung may nagre-report, may naiingit or something. Wala namang kababalagan yung mga pages ko. And then, 2 weeks before, actually mga 2 weeks na, yung mga Facebook pages ko, bigla na lang hindi ko na rin ma-access. Though na-access ko pa, pero nawala yung ability ko to, to post. Naging moderator na lang ako ng mga pages ko. So, di ba nakakasad yun? So, last 2 weeks ago yata, yun yung pinost ko dito, na bigla na lang, naging moderator ako ng mga pages ko. So, hindi ko akalain na mga 2 weeks after, ang ipopost ko naman is, bigla na lang na-disable yung account ko. So, anyways, moving forward, hanap na lang tayo ng paraan kung ma-recover pa natin. Kasi sabi naman dito, your account has been disabled, your account was disabled nga on April 22. If you think your account was disabled by mistake, you can submit more info daw. So, nag-try akong i-download kung ano man yung info ko na mada-download dyan. Pero, kanina pa to, creating file pa din hanggang ngayon. And then, mayroong isang recommended blog na ito, si wikihow.com. Nandito, may mga step-by-step guide dito kung paano siya, kung paano natin marerecover yung Facebook account natin. So, ang sabi muna dito is, if you disabled your account, testingin daw muna natin to. So, na-try ko na po yan. So, mag-open nga yan ng Facebook homepage pag pumunta ka dyan. At if you temporary, kung ikaw daw yung nakapag-deactivate ng account mo, marerecover mo yan for sure. Magla-login ka lang. Or by using Facebook account to login somewhere else. And if you choose to the option to permanently delete nga your account, you'll have a 30-day window during which you can reactivate your account. But in my case, hindi yan ang sa akin. If your account has been nominated for deletion for more than 30 days, it's gone. Oh my God, so may nomination pa pala. Sana naman hindi ako yan. So dahil sigurado na nga ako, ganito, kapag your account is scheduled for permanent deletion, may makikita naman pala kayong ganito. So wala naman akong ganyan. And then, dahil nasigurado na ako, so para dito yan. So, ako naman, hindi ako dyan. So, dito ako sa number 2 lang. Asan yun? Mayroon dito eh. Ayan. Dito kasi talaga ako sa option na si Facebook yung nag-disable ng account ko. Ganito yung nangyari sa akin. Your account has been disabled. And ito yung ginawa ko. So, ang sabi nga dito, siguraduhin na yung Facebook mo yung talaga disabled. Pumunta ka dito. Ayan, ilagin mo yung username at password mo. Na-try ko na po lahat yan. At talaga pang ayaw kasi nga din disabled daw po ako ni Facebook. Chine ko na rin yung mga terms. Hindi ko talaga lubos maisip ko ano yung pagkakamali ko. Wala naman akong fake name. Full name nga yung Facebook account ko. Wala akong ini-impersonate. Wala akong spam messages. Wala akong inaharas. If you're able to access your account normally, your account is not disabled. So, kapag ganyan yung case mo, you're lucky. Ako kasi talagang hindi ko ma-try. Hindi ko ma-access even on my mobile phone. And then, dahil yun nga yung case ko, ito na yung ginawa ko. Nag-navigate ako papunta dito sa Facebook official investigation form na to. Kung saan, i-input mo dito yung full name mo dito.
full name ng Facebook username mo and then mag-attach ka ng valid ID mo dito. And then kapag nag-send ka, mag-i-email sa'yo si, ang sabi muna kasi dito is, if you think your account was disabled by mistake, please enter the following info and we will consider your profile for review. You can submit more info here up to 30 days. So within 30 days, kailangan natin umapila, guys. Kung gusto pa natin mabawi ang ating mga Facebook account. After that, pag hindi ka umapila, your account will be permanently disabled and will no longer be able to request a review. Only submit this form if your account has been disabled for violating community standard. If you can't access your account for a different reason, please return to the help center. So ako, in-enter ko yung full name ko dito and then nag-attach ako ng valid ID. And then, nag-click ako ng send button. After that, naka-receive naman ako ng email kay Facebook. Actually, tatlong beses pa. Which is, ang sabi dito ay, "Hi, Ria. Thanks for your report. We'll review the information you provided and get back to you when we have an update on your report. In the meantime, you can review our community standard to learn more about and what is and is not allowed on Facebook." So, Facebook, I am appealing kasi nagpa-follow naman ako ng mga community standards nyo. Ibalik nyo yung Facebook account ko. Kung di ako nagkakamali, kung kailan nagka-Facebook, dun din na-create yung account ko. And yung mga memories ko na lumalabas sa Facebook, may 11 years na nga eh. Or 10 years yata yung pinakamatagal. So, nakakasad lang. Pero anyways, yung pagka-create ng Facebook account, napakadali lang yan. Pero yung mga Facebook page na meron tayo, yung nakakasad. Ayun. So, kung sakaling may sagot na ulit si Facebook sa akin, ay yun naman siguro yung i-share ko sa inyo, guys. Nakakalungkot lang. Pero sa mga katulad ko na na-disable yung Facebook, i-share ko tong link nitong blog na nakita ko na napaka-useful. Ilalagay ko yun sa description box. Salamat kay wikihow.com. Kasi nalaman ko tong pag-appeal na to kay Facebook ito. And then, ayun, wala naman tayong magagawa eh kung di na nila ibalik yung account natin. So, ako naman, marami naman akong Facebook account na naka-ready. Pero syempre, yung mga memories natin dito. So, siguro ang pagkakamali ko lang, advice na lang din sa may mga Facebook pages na may na-manage, gawa kayo ng separate na Facebook account para doon. Huwag nyo gamitin yung personal Facebook account nyo just to be safe. Huwag nyo akong gayahin. So, nakakasad lang pero laban lang. Facebook lang yan. Kung di nila ibalik, wala tayong magagawa. Pero syempre, mas maganda kung ibabalik ni Facebook. Ayun, yun lang. Kung may katanungan kayo, kung katulad ko kayo, comment lang kayo dyan sa baba, guys.